And carry each and
God himself was sweeping all the footsteps of the Blessed Redeemer in his most afflicted body. For at last we may reach the kingdom of heaven through the merits of your Lord Jesus Christ. By your intense love for one's spiritual needs and cares, in your desire to discover God's goodness in all things, by your shining example in Christian detachment from worldly and material pleasures and made you nearer to what is supernatural and divine, by your practice of strict poverty as a means to attain your holiness and intimate friendship with God, we implore you to seek pardon, make us poor in heart and spirit. O Lord, you have given to the world your glorious and possible divinity. Saint Martin the Porus, guide us as example and strengthen us through his intercession and efforts to perform our hearts with the humble heart of your crucified Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Saint Martin the Porus, you always have sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and ask for you to create confidence in the goodness and power. The favors you receive from God and Christ has now to us. Your intercession, we ask you for something to befriend us. And assist us from your place in heaven. When you are here on earth, spend your life having God in your neighbor. Now that you live in the presence of God and mercy for us and the divine position, give us health and soul and body. Amen. O God, who never ceases to bestow the glory of holiness on the faithful servants, you raise up for yourself graciously granted by the Holy Spirit. Make enter in us the fire with which you will be wonderfully filled, the heart of Saint Philip Neri. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the first letter of Peter. Be an eager for milk as newborn babies, pure milk of the Spirit to make you grow unto salvation. Now that you have tasted that the Lord is good, come to Him, a living stone, rejected by men, but approved. Nonetheless, and precious in God's eye. You too are living stones, built as an edifice of spirit into a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. You, however, are a chosen race, a royal priesthood, a consecrated nation, a people he claims for his own, to proclaim the glorious works of the one who called you from darkness into his marvelous light. Once you were no people, but now you are God's people. Once there was no mercy for you, but now you have found mercy. Beloved, you are strangers and in exile. Hence, I urge you not to indulge your carnal desires. By their nature, they wage war on the soul. Though the pagans may slander you as troublemakers, conduct yourselves blamelessly among them. By observing your good works, they may give glory to God on the day of visitation. The word of the Lord. Thanks be to God.
What do you want me to do for you? Rabboni, the blind man said, I want to see. Jesus said in reply, be on your way. Your faith has healed you. Immediately, he received his sight and started to follow him up the road. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Si Bartimaeus, sa Hebreo po ang ibig sabihin ng Bartimaeus, literally, ay son of Timaeus. Yung salitang pa ay son of. Kung ikaw ay para Heso, tatay mo si Jesus, yung sabihin ay ikaw ay anak ni Jesus. So, pwede yung tawag sa iyo ay Bar-Yeso. So, pangalan na pwede rin namang mismo katawalan. Pero yun yung sabihin ng pa, son of anak. So, bahagi yun na kung saan ay nakita mo na rin. Ito, talibawa ng Barnabas, anak ni Nabas. Pero itong bahay po na kung saan ay minamamanin sa inyo ni Bartimaeus ay isang bagay na makita po natin na noong narinig niya sa Jesus ay nagsisigaw siya. Kasi hindi niya makita eh. Ito yung paraan niya para marinig siya ni Jesus. Para mapansin siya ni Jesus. Sumisigaw siya. Anak ni David, Jesus, mahabag ka sa akin. Isang pagtawag, isang sigaw ng pag-ibig ng tulong. Maawa. So saan niyo po mga pagkino? Siguro po makikita po natin kung ay maging bahagi ng ating pagtulong sa panawagan ng buong kapag. Na tayo lahat ay tumalabi din sa harapan ng buong kapag. Pero katulad din po ni Bartimaeus, sinanong si Jesus. Maliwanag na tinanong ni Jesus, anong sabi ni Jesus? Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Hindi po rin yung pinagbabasihan kung ano yung kung yung tanong na Jesus ay una mo na tingin sa ano yung ibig ni Bartimaeus na gawin niya na gawin ni Jesus para sa kanya. Well, maliwanag ko dahil siya ay ulang ay nais niya makakita. Pero, maaaring ba? Kasi, maaaring may ibang pagkakataon na iba yung hinihingi ni Bartimaeus. Pwede sabihin niya, gusto niya ng sepo. Gusto niya ng house of God. Pero, yun ang hinihingi ni Bartimaeus. Nais niya makakita. Kaya po, bahagi nito ng ating paninilay sa araw na ito ay nawa ay tayo rin ay tinatanong tayo ng buhay kaway kung tinatanong din kung tanongin tayo ni Jesus. Ngayon, anong gusto mo gawin ko sa iyo? Ano kaya ang sasagot natin? Ano kaya ang sasabihin natin kay Jesus? Ano kaya ang nais namin gawin ni Jesus para sa atin. At sana po, masagot namin sa ating sarili. Pero kung ako naman ni Jesus, ay
ko sa iyo. E isa rin po yung paanyayon na ipinamahagi natin, lalang-lalang po sa ating parokya, na mapalato yung ating devotion kay San Martin de Porres. Hindi lamang dahil kaya sa ating makilala si San Martin de Porres. Kilala na siya. Pero para ano? Para makatulong sa mga maisahin. Kasi pinasabi natin, ito yung patron natin, patron of the sick, father of the poor. Patron of the sick, father of the poor. Bahagi mo na kung saan ay nakikita natin. Pero, paano mo higit na magiging bahagi ng pagkilos ko? Ibig sabihin ay tinutunong dapat din natin patungunan sa dumasana may mga yung aking mga ginagawa. Ginagawa natin na medyo nahintulang ang nakalipas ng mga araw ng buwan ng Mayo, ang aking video sa karangalan ng isang Martini Forest ng year 7-7. Hindi lamang po yung aking healing, spiritual healing na hindi healing namin sa Diyos. Pero may mga ibang mga pagkatawa din po, alam na makimba sa duway, mabalakas natin. Mabalakas natin yung ministry yun na sana po ay magkaroon tayo para mas maraming programa na pwede mong makatulong sa mga may sakit. Kinakailangan natin kasi doon natin masasabi na ang patronan ni San Martin de Porres. Kasi bakit? Eh hindi naman sa mga si San Martin de Porres. Kunin na naman ay yung pagiging patron natin ni San Martin de Porres ay yung imperas. Nawa ay magbigay sa atin pa ng pagsusuklasing aloy. Natulungan natin ang mga may sakit. Makagawa tayo ng mga programa pang-pastoral na tumutukoy sa mga may karamdaman. Sa ngayon, wala. Maliban lamang yung ating ginagawa na kapag besa ni San Martin at kapag po yung ating blood test, yun yung mga bagay kung saan binibigyan natin ng magkapalaka. Eh, ako particular, katanungin ako ni Jesus, eh, nasabihin ko sana ko ay matulungan tayo na makapag-isip ng ilang mga bagay na kung tulusin ko ay para maging bahagi na yung mga may sakit na talagang mabigyan natin ang pansin. Mabigyan natin ang pansin. Kinakailangan natin mag-isip. Ano ba na yung programa na pwede natin na naibigay para matulungan natin ang mga may karamdaman? At yun po yung una. Yun po yung una na kung saan ay hindi tayo mga pagkilos. Ano ba na yung mga programa? Maliban ang sa ating panalangin. Kasama na po yung panalangin na ginagamparan natin. Pero sana po ay makita po natin na kinakailangan din po rin yung aspeto, mas malawang aspeto. Mas malawang aspeto ng alin na pagtugon natin maging sa larangan mismo ng medisina. Paano natin matutulungan ng mga isakit? Ano ba yung programa na pwede natin mailahan? Mayroon pa tayong mga masasabi natin na talagang mayroong pagkilos na nais namin tularan si San Martin de Porres na namalaga sa may sakit. Hindi lang sa tagal na nanay ko kasi may sakit, kaya inalagaan ko. Hindi. Ngunit yung grupo ng parokya na yung mga grupo ng parokya ito yung isang mga grupo ng kusin ko ay pwedeng kumilos.
na yung kanilang tunay ng pagtugon ay magambanan. Well, tayo rin nakapagsimula ng pag-uusin para magulong sa mga membro ng St. Martin de Porres. Yung contraternity of St. Martin de Porres, kailan ko ay hindi pa natatapos yung panalangin. Yung malam sana ay magpahal-mahal. Tarangan pa rin yung panalangin. Pero ano pa? Kasi baka kayo iba dyan, may mga iniisip na mga programa na pwede naman katulog para po sa mga kapatid natin na may sakit. Pwede nyo isuggest sa akin, mapag-aralan natin at pwede po natin mailahan sa mga napangkit ng pagkilos. Maging bahagi po ng pagtugon na masabi natin na ito. Kasi ay ito po ay isang bahagi ng pangusap na kita po natin na tunay natin matugunan sa pangalanan po na kumusin po na ang patro natin ay talagang patro ng mga may karamdaman. Bahagi yung makita po natin. Bagaman po may mga patro tayo, lahat naman ang saan po sa ato, pwede kumula ng malaya. Pero alam po natin na si San Martin de Porres ay isang term na ginagamit natin sa kanya, title ito, patron ng mga may sakit. And pati si San Perigil, si San Perigil, di naman ang sa diocese namin pagkaman kalapit natin. Pero yun, isang patuloy ng pagtugon. Maraming problema ng tusin nila, kaya kailangan natin ang mga kumikilos. Kumikilos at talagang makita po natin ang mag-aaral. Ano ba yung gusto natin may pamahit na may tulong natin? Kung tusin po, hindi lamang po para sa ating parokya. Ngunit po sa sabayan ng Kristiyano, maging sa buong San Pedro, na kinakailangan natin matutukan ang mga may karamdaman. Kaya nga yung sabi ni Jesus, ano nais kong gawin ko sa iyo? Siguro sabihin, wala naman tayong mga sakit. Ano yung pwede natin gawin? Tulungan natin yung mga kapatid natin ng mga may sakit. Kasama ka niya ng panalangin. Pero maliban sa panalangin, ano pa? Kaya ito po yung napakahalagang pagkilos. Kasi nung panahon ni San Martin de Porres, kasi sa kanyang congregation, meron talaga sa infirmary. Anong bagay yung infirmary? Ay kung tawagin po natin ay kasi kongregasyon yan. Kasi minarap din meron kami iyakawa ng infirmary. Kapag may sakit ka, doon ka ilalagay sa infirmary. Hindi ka doon sa kwarto mo. Pero ngayon, may doon naging kasi nung muna naman kasi nung panahon ni San Martin de Porres, ay talagang door. So, pero ngayon kasi may medyo kwarto-kwarto na. Pero yun yung trabaho ni San Martin de Porres ay mga lala doon sa tinatawag natin yung mga may sakit na mga kabilang ng kanyang kongregasyon, mga Dominikano. At yung pangalala rin po sa mga nakikita niya ng mga may sakit na kanyang tinutulungan. So, yun yung pamparaan na nakita niya yung kapanahonan niya. Pero tayo, pwede natin gawin yung sa individual natin kakayanan, pero sana po ang maging maliwanag ng pagkilos ay yung grupo pagkilos na sa tingin natin dito natin mamibigay yung pansin na kinakailangan natin makulungan ang mga may sakit natin, mga kapatid, maliban
maliban sa pangalan. Maliban sa pangalan. Kasi kaya na tayo magdarasal at yung kapatid namin may sakit ay hindi umiinom ng kamot. Aanuin mo yung dasal, hindi ka umiinom ng kamot. Kung halimbawa mo naman, yung tayo nagdarasal sa mga kapatid namin na mga may sakit, pero yung mga may sakit namin yung mga kapatid, hindi kumakain. Hindi rin sila kakaroon. Kaya po yung tinatawag na ating pag-iwas ngayon ay isang pulsang approach. Pulsang approach. Maging bahagi rin po siguro ito sa pag-iwas ng lifestyle ng pagtugon. So kaya po, hiningin namin sa Diyos. Hiningin namin sa Diyos na may mga tao. Lalo-lalo na po sana. Yung may mga background sa medicine. Kasi sila yung higit na makatutulog. Pero hindi lang mo yun. Kahit na mo yung walang ibang background sa medicine, ano, ay siya na kayo makapag-report ng tayo. Na makita talaga na itong parokya na itong tumutulog, tumutulog. Kaya na, eh kasi ginagawa na ito kasi yung aking patron ng mga may sakit. Patron ng mga may sakit. Kaya may mga programa na bibigyan ng pansin. Eh sinasabihin natin ay medyo mahirap. Mahirap kasi hindi pa natin sinisimulan. At walang mahirap po tulad ng ipinahayag ni Jesus. Yan ay yung tinatanong din ni Jesus. Baka kasi mamaya hindi natin nagagawa kasi bakit hindi natin kinagusto. Kaya tanong ni Jesus, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Anong paggusto natin? Gusto ba nalala natin na makatulong sa mga may sakit? Yung siguro dapat natin ganoon natin sa ating sarili. Gusto ba talaga natin makatulong sa mga kapatid natin mga may sakit? Kung talagang gusto natin, hindi dapat tayo makontento sa mga ginagawa lang natin. Kasi marami pa tayong pwede tumulong. At yun ang hiningin natin sa Pope Kapaganawa ay sila ay mapuspos ng Espiritu Santo na nawa ay maling bahagi at palabutin ang kanilang mga puso upang magkaroon ng higit ng pagkataon natin ng mga lala. Kaya nais ko yung magbigay ng bukas kasi kung isa na kasi yung ating namang pagtininin, magdasal lang tayo. Hindi. Sa na pong maging bukas din ng ating krisipan ng simbahan, ay bukas ay ito mga pagkatawa na pwede natin tugunan. Paano pa tayo matutulong sa mga miskin? Isang halimbawa naman, ha? Isang halimbawa naman. Pagkaman tayo may parokya, halimbawa ng ambulansya. Pwede rin yun. Magkaroon tayo ng ambulansya sa parokya. Just to give you the example. Pero sabi ko nga, kinakailangan natin na magkaroon ng maraming pag-ibisip. At nawa ko, makita natin na may mga tao na may ganitong klase ng pag-ibigan. Kasi pati, ang patron natin ay si San Martin de Porres. Patron ng mga may sakit. Nagpapasalamat namin mula tayong mga may sakit. Pero nais natin tulungan ang napakarami namin mga kapatid na mga may sakit. Sa maraming pamamaraan. At yun po naman yung bigyan natin na hindi ng pagtupon. No? Kaya po, pinaanihan po natin maging sa lahat ng koresyong pagsimbahan. Nasa na po yung pinaka-main pinaka kung tawagin natin ay integrate. Yung pinaka tungkod natin, yung pinaka kung tawagin nga po natin yung pinaka spine natin ay sana pumakita natin na rin tayo ay tumutukoy na may mga programa tayo na tumutukoy sa mga kapatid natin na may mga karangkaman.
Yun ang palakasin natin. Palakasin natin. Hindi lamang po sa mga membro, kundi siyong kahit mga simula natin po sa mga membro. Ano ba kayong pagkabigay natin ng isang pagkilos na kung saan ito ay mabigyan natin na higit ng pagdurog. Kaya po, hindi lang masabi natin kay Jesus, Panginoon, nais ko po sana na lumago yung ating pagkilos sa ating parokya sa pangangalaga sa mga isa. At itulong natin sa pamagitan na litania kasama ni San Martin Porres. Thank you.
My brothers and sisters, in our prayer of praise of you, God, our brothers and sisters, come and stand in us to be so united. Lord, have mercy. Lord, have mercy. We ask of all our Lord, have mercy. Lord, have mercy. Believe the suffering of all the sick, you Christ. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Assist all those who came to the gate of the sick. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Give life and health to our brothers and sisters at home. We lay our hands in your name. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Blessed be God who heals us in Christ. Blessed be God who heals us in Christ. Praise you, God, Almighty Father, who sent your Son to live among us and bring us salvation. Blessed be God who heals us in Christ. Praise you, God, Holy Begotten Son, who humbled yourself to share in our humanity and you heal our infirmities. Blessed be God who heals us. Praise you, God, the Holy Spirit, the Consoler, and unfailing power gives us strength of our bodily weakness. Blessed be God who heals us in Christ. God, of mercy, ease the suffering and comfort the weakness of your servants from the church of enemies on your way. We ask this through Christ our Lord. Amen.